Thank you, Paul. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ako po ang inyong bisita, Congressman Goles na taga Paranaque City. Pero dito lumaki sa Quezon City, doon po sa Project 3. Katunayan, graduate ako ng elementary, public school, at public school sa Quezon City din, sa high school. Kaya produkto po ako ng Quezon City, pero napadpad doon sa Paranaque at doon pinalad sa larangan ng politika. Ngayong hapon ito, ang topic ko ay tungkol nga dito sa kung bakit dapat tutulan natin itong tinatawag na Reproductive Health Bill, RH Bill. Pero bago yan, ay nais kong batiin ang mga organizers nitong ating palatuntunan, si Ms. Yoli Gamutan, Secretary ng Association of Catholic Des Infirmiers of Medicine. Salamat po sa inyong napakagandang pagpapakilala. Si Ms. Judith Dagatan, andito po ba siya? Ms. Judith Dagatan, ng parehong Assistant Secretary. At binabati ko din po ang mga kaparian na nandito. Si Father Joseph Piper, good afternoon. Reverend Father Timothy Piper, good afternoon. Si Father Thomas Onoda, na mga resident priest of Our Lady of Victory's Church, prior. Good afternoon to you, Reverend Fathers. Father Onoda, you might be related to Onoda, very famous Onoda, who surfaced in the 70s in Mindoro. I don't know if you're familiar with that name, Onoda. Okay, thank you. Medyo may kunti lang akong problema sapagkat kailangan po sa aking presentasyon ang PowerPoint para makita nyo yung mga ibang mga statistika, mga litrato na napakalaga. Ang problema ko, dahil maaraw ko dito, baka hindi nyo masyadong maaninag yung po aking PowerPoint. So medyo mababawasan ang mga 50% effectiveness ng aking PowerPoint. Pero pilitin po natin kung ano yung ating magagawa. Ito po, nakikita nyo. May nakikita po kayo dyan? Ano nakikita nyo po? Ayaw, mga bata. Yan ang litrato ng mga bata doon po sa amin, sa Paranaque, ang kumuha niyan. Matapos ang isang sunog after a big fire that hit their community, mga lugar na mahihirap, maraming bata. Pero masaya pa rin sila, nakagiti pa rin sila. Ito ang litrato na ayaw na makita ng mga author ng RH Bill sapagkat sabi nila, madalas yung sabihin, kaya naghihirap ang Pilipinas dahil sa dami ng bata, dami ng populasyon. Katulad po, ang parati sinisisi nila, yung maraming bata doon sa mga mahihirap na lugar. Yun daw ang dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas. At alam niyo ba, na nung magsimula ang hearing dito sa RH Bill, doon po sa Committee on Population noong November 24, noong nakaraang taon, may isang dating senador ang tumayo at nagsabi, "If you have too many children that you can afford to send to school, you are consigning those children to poverty, and you are promoting ang intergenerational poverty, ang sali ng kahirapan mula sa magulang hanggang sa mga anak at sa mga apo." Sa Tagalog, salin lahi para nakakahawa. Sinasabi ni dating Senador Paterno na pro-RH para nakakahawa ang kahirapan. Pag mahirap ka, yung anak mo mahirap, yung mga apo mo mahirap, hanggang sa kaduluduluhan, magiging mahirap. Kaya naman ito ang topic ko. Kanina, meron mga nauna sa akin na spiritual na topic. Ang akin po, ang gusto kong talakayin ay tungkol sa demographic, tungkol sa populasyon, economic, statistical, medical, scientific na mga dahilan kung bakit dapat tutulan natin itong Reproductive Health Bill na ito. Upang sa ganun, maarmahan kayo ng kaalaman para sa inyong sariling
desisyon at para rin magamit ninyo kung kayo ay makikipagtalakay sa mga pasimuno ng RH sa inyong mga lugar. Kasi mahirap po makipag-argue sa isang bagay pag wala kayong armas na kaalaman. Importante po yan. Balik tayo kay Senator Paterno. Sinisisi niya yung mga mahirap, nakakahawa daw ang kahirapan. Alam niyo, ito po ang, nakita niyo ba ito? Ito, litrato, class picture sa isang mahirap na eskwelahan doon sa Quezon City. Low-cost government housing project. Karamihan po sa mga bata na yan, anak ng mga mahirap, mga ordinaryong mga tao. Kita niyo, formal picture yan. Pero ang iba dyan, nakasinelas, nakapakya, ang school building, nakakaawa. Yan ay sa Project 3, Quezon City. Kung tama ang sinabi ni Senator Paterno, dapat itong mga batang ito, hanggang ngayon, mahirap pa rin. Pero ano ba? Ngayon, makaraan ng ilang dekada, 30, 40 years, marami sa kanila, nakaangat na, professional, naging doktor, naging abogado, naging CPA, magandang trabaho, yung iba nag-abroad, lalo sa kalahati, nag-abroad, maganda na ang kanilang kabuhayan. May mga kanilang sariling sasakyan na. At alam niyo, ang isa dyan, ngayon, siya na ang congressman po ng 2nd District ng Parañaque. At nakalimutan din ni Senator Paterno na isang sektor na talaga nagpapalakas ng ating ekonomiya, kasi parating sinisisi yung mga mahirap, ay ang overseas workers natin, OFW. 8.7, karamihan sa nila, galing sa pamilyang mahirap. Hindi po sila nakatira sa malalaking bahay na katulad dito, no? Hindi sila nakatira sa Forbes Park, sa Bel-Air, sa BF. Galing sila sa mga probinsya, sa mga barrio, sa mga depressed areas. 8.7. At ngayon, itong mga pamilya na ito na galing din sa mga malalaking pamilya, maraming kakapatid, 5, 6, 7. 8.7 million sila ang nagpapadala na ngayon ay $21 billion na remittance. The single biggest component of our gross domestic product. Pinakamalaking bahagi ng ating gross domestic product, $21 billion. At pag wala yan, siguro noong 2008, noong 1997, bumagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero kahit na ganyan, sinisisi pa rin nila yung mga mahirap dahil sa dami ng mga mata daw. Pero kung walang tayong magandang populasyon, saan natin kukunin yung mga tao na ngayon ay pinadadala natin sa iba't ibang bahagi ng mundo na kulang ng tao? Alam niyo ba kung bakit sila nag-i-import ng tao sa mga lugar na katulad ng Pilipinas? Bakit po? Sapagkat kulang sila ng tao. Kasi kung meron silang sapat na tao, hindi sila mag-i-import. Dahil meron silang naging population control noong mga naunang mga dekada. Kaya yan ang dahilan kung bakit kulang sila ng tao and they now need to import people from other places like the Philippines. At hindi lang yan, meron po isang bagong sektor ngayon ng ating economy, yung tinatawag na business process outsourcing, BPO. Malakas po yan, nag-grow ng mga 25-30%. Noong una, mga 400,000 lamang ang empleyado. Ngayon, aabot na ng mga 600,000 at maaaring umabot ng 1 million makara ng mga ilang taon. Noong una, ang kanilang remittance ay $6.1 billion. Ngayon, maaari nang umabot. Siguro mga 2-3 taon na aabot na ng mga $10 billion. Karamihan din sa mga nasa call centers na ito ay galing din sa mga pamilyang mahirap. Galing sa mga pamilya na malaki, maraming anak. At kaya naman, nagpupunta yung mga foreign companies dito sapagkat marami tayong tao. Marami tayong tao na maaari nating maging empleyado dito sa mga call centers na ito. Bakit hindi nila ginagawa doon sa kanila? Mga Amerikano, yung American companies, European companies, bakit? Kasi wala silang tao. Kulang sila ng tao. Sapagkat nagkaroon sila ng pagkakamali sa kanilang population policy ng mga panahon na yun. At alam niyo, magandang balita, noong una, tuwan-tuwa, ginagamit nating idolo, ang India. Kasi sabi natin, ganyakin natin ang India, kasi ang India, ang lakas sa kanilang call center, ang laki na kinikita nila, ang daming mga na-employ sa kanila. Pero alam niyo, sa paggaya natin,
Ginagaya natin ang India. Ngayon, tinalo pa natin yung India sa larangan ng call center. Kaya tayo ngayon ang number one. At ulitin ko, ang pinaka-fundasyon ng lakas natin dito ay sapagkat marami tayo mga maaring maging empleyado dito sa mga call center nito na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa ating ekonomiya. Kung wala tayong tao, hindi po sila pupunta rito. Pupunta sila sa mga ibang lugar. Alam niyo, parang din isisisi ng mga pro-RH, yung mga mahihirap. Sabi nila, yung mga mahihirap, sila ang nagpapadami sa ating populasyon, sila ang nagpapabigat sa ating problema. Nakausap ko si Secretary Padiranga, NEDA. Alam niyo, medyo ang gobyerno, sabi nila, pro-RH daw, no? So, NEDA Secretary Padiranga, siya ngayon ang pangkasalukuyang Secretary ng NEDA. Siya rin ang NEDA Secretary ng panahon ni Presidente Cory, natapos ang kanyang termino noong 1992. Noong 1992, ang populasyon ng Pilipinas ay 65 million. Ngayon, 2011, ang populasyon ay 95 million, lumaki ng 30 million. Ito ang sinasabi parati. Sabi na, yan, sasabihin ng mga author na, ayan, tignan nyo, 30 million ang inilaki ng ating populasyon. Ang bigat na problema yan kasi yung mga mahirap, ang daming mga anak, sila ang nagpapabigat ng ating ekonomiya. Noong 1992, ang ating poverty level ay 32%. Ibig sabihin, 32% ang mga mahirap. Ngayon, 2011, ang ating poverty level ay 26% na lamang. Tignan po natin. Noong 1992, ang mga mahirap, 20.8 million. Ngayong 2011, ang mga mahirap, 24.7 million. Ilan ang nadagdag sa mga mahirap? Mga 4 million. Ilan ang nadagdag sa buong populasyon ng Pilipinas? 30 million. Ano ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin, ang idinagdag ng mga mahirap, mahigit lamang ng 4 million. Yung 26 million, galing po sa mga hindi mahirap. Kaya mali ang sinasabi nito mga pro-RH people na ang inilaki ng ating populasyon ay dahilan sa parating panganganak ng mga mahihirap. Kitang-kita po na hindi po sila ang dahilan kung bakit tumaki ang ating populasyon. 26 million galing sa mga hindi po mahirap, a little over 4 million lamang ang galing sa mga mahirap. So bakit natin sinisisi yung mga mahirap sa paglaki ng ating populasyon? Bakit po? At meron pang study, SWS, ito ay binanggit ng ating presidente sa kanyang SONA, na ngayon, 1 million fewer families ang nakakaramdam ng gutom. Sila ang nagsasabi nito, hindi po gobyerno, kundi tinanong, nagkaroon ng survey ang SWS. Ngayon, hindi pwedeng sabihin ng mga pro-RH na mali ang SWS, dahil ang parating na binabanggit din ang survey ng SWS, sinasabi nila na ang karamihan daw ng Pilipino ay pabor sa RH. Ito ang tatalakayan ko ngayon. Alam nyo ba, yung ginawang survey ng SWS that says that about 70% are in favor of RH. Ito po ang sistema na ginawa nila. Ang unang tanong, nabasa nyo ba ang RH bill? Karamihan sa mga sagot, more than 85%, siguro halos 90%. No, hindi nila nabasa ang RH bill. Normally, pag isang tao hindi nabasa ang isang bagay na tinatanong mo ang kanyang opinion, hindi mo na dapat tanungin ang opinion niya kasi pagkat kung hindi niya nabasa, wala siyang opinion na maaaring ibigay sa bagay na yan. At yan yung sinasabi na yan, totoo yan. Kasi alam niyo, ako mismo, naranasan ko yan. Isipin niyo, may kausap ako ng mga reporter ng Kongreso doon sa aming coffee shop, doon sa Kongreso. Tatlo sila. Tinatanong nila, Congressman, why are you objecting to the RH bill? Gusto nilang ipaliwanag ko. Sabi ko, teka muna, teka. Nabasa niyo na ba yung RH bill? Tatlo yan sila. Reporter sila ng mga veterano sa Kamara ng Representantes. Dapat they are well informed. Alin yun, nagulat ako sa tatlo. Dalawa, hindi nila nabasa. Isipin niyo mga reporter na ito. Hindi lalo na yung pong mga pangkaraniwang tao na naglalakad sa kalye. Tama ho ba? Halimbawa, kayo po, tatanungin ko kayo. Are you in favor of my nanotechnology bill? Kayo po ba pabor sa nanotechnology bill ko?
Sino po favor sa nanotechnology bill ko? Sino favor? Kayo po favor sa nanotechnology bill ko? Walang sumasagot ng iba. Bakit? Kasi hindi nyo alam kung ano yan eh. Tama lamang na wala kayong opinion. Pero anong ginawa ng SWS? Ang sabi ng SWS, nung malaman daw na hindi nila alam, hindi pa nabasa ang RS bill, ang ginawa raw na nagsiservice, pinaliwanag yung RS bill doon sa kinakausap nila. Sino ba yung nagsosolve na yan na kaya niya ipaliwanag ang RS bill? Makapal po yung RS bill na yan, about 30 sections. Who is he? Eh kahit na kami, nahirapan kami magpaliwanag, katakot-takot ang debate namin. Kaya doon pa lamang, depektibo. Ito pong sinasabi na lang survey na nagsasabi na pabor. Eh siyempre nga naman, kung ikaw ang nagsasurvey, medyo may feeling ka. Na pumipiling ka sa RS bill. Pag pinaliwanag mo, anong papaliwanag mo? Yung maganda siguro. At alam nyo, ako rin nagsasabi, ang reproductive health, pag akong tanungin nyo, reproductive health as a subject, pabor ko ako dyan. Why? Because reproductive health means healthy ang ovary mo, healthy ang cervix mo, healthy ang prostates mo, healthy ang reproductive system. Maganda ang maternal care, maganda ang infant care. Who would be against that? Hindi mo ba? Sino mo tutol dyan? In the same way that all of us are in favor of good cardiovascular health, good pulmonary health, good cardiac health, good mental health. Sino mo tutol dyan? Pero tinututulan natin dito, yung kung nilalaman ng RH bill na nagsasabi na gusto nilang maglaan ng 3 million piso para bumili ng condom, contraceptive, para i-distribute sa mga tao. Sa halip na bumili ng para sa pangangailangan ng mga bata sa eskwela, sa halip na gastahin ng condom nito para sa training, para sa livelihood, para sa ospital, para po sa prenatal care, sa pamilya, para sa school buildings. Gusto nila sa condom, sa contraceptives gagamitin ito mga condom nito. Yun po ang tinututulan namin. Okay. Balik tayo dun sa... Ang isa pang bagay na nakita namin, yung pong sa aking pananaw ay pangloloko ng author ng RH Bill pagdating sa isang napaka-importanting bagay. Yan po yung number ng RH Bill. Alam niyo, pinay ng RH Bill, ang number nito dapat House Bill number 96. Pero nakakapagtaka, pagkatapos na mag-file ang author ng RH Bill, sinabi niya sa kanyang press statement, at nandito po, sayang, hindi masyado mapasa, meron siyang press statement na sabi niya, ang kanyang House Bill daw ay House Bill number 3. Ako'y nagulat kung mapasa ko ito, dahil alam ko, yung House Bill number 3 ay nabigay na sa ibang author para sa ibang panukalang batas. Yung aking House Bill, Protecting the Unborn, ang number House Bill number 13. Alam niyo, malaking bagay kasi kung sino ang mas naunang. Yung aking House Bill number 13, Protecting the Unborn, yung kanya, House Bill number 96, naunay sa akin, dapat sa akin ang unang talakayan, di ba? Pero ano nangyari? Napakalaman ko sa Bills and Index Division ng Kamara ng Representantes na merong nagtangka, merong nagpresyon sa aming Bills and Index Division na siyang nagtatalaga ng numero para gawing number 3 yung House Bill number 96. Nung mabalitaan ko yan, kasi panluloko yan, nung mabalitaan ko yan, nagreklamo ko, sinabi ko sa Secretary General, sinabi ko sa Bills and Index Division, pag yan ay inyong tinuloy, makikita tayo sa opisina ng Ombudsman. Mabuti na lang, hindi po tinuloy. Pero, nagawa na yung kanyang press statement. Kaya, naniwala si RG Cruz. RG Cruz ng ABS-CBN. Bumabasa niya sa report, ang tawag niya sa RH Bill, House Bill number 3. Doon po sa lugar, sa probinsya, ng author ng RH Bill, meron din isang news article doon, ang sinabi, ang number ng RH Bill, House Bill number 3. In other words, talagang lumabas itong press statement na ito, na isang panglulokong press statement, isang mali, falsified ang numero. Ngayon, isang bagay pa, isa rin panluloko. Alam niyo, nagkaroon ng debate sa kamera, at nag-interpellate si Congressman Tacman tungkol sa RH Bill.
Dito kasi, may pangamba si Congressman Tagman. Kasi meron doon sa RH bill na kalagay doon yung mag-employer ay dapat magbigay ng reproductive health services sa kanilang mga empleyado. Ang pangamba ni Congressman Pacquiao, baka daw, kung gawin ng mga empleyado, yung mga contraceptive at yung mga condom na kanilang ibibigay sa mga empleyado ay ibibenta sa mga empleyado at pakatubuan pa yung mga empleyado. Tinanong yan ni Congressman Lagman, ni Congressman Pacquiao. Ang sagot ni Congressman Lagman na siyang tinatanong, na amyenda na raw. Pakinggan niyo po ito. Sa palagay ko, nung itong amendment, hindi dito sa provision na ito, pinadala namin sa Committee on Population and Population at pinag-usapan dito sa plenaryo, nag-iing tayo ating magiging na congressman dun sa laban niya ni Monte. Kaya di yata nalaman na itong provision na ito ay amended lang. Wala na po dyan, tinanggal na in its entirety. Sapagkat ito po ay amplification lang ng provision sa labor code. Ang sabi namin, kung sa labor code na yan, di pagpapatili na ang provision sa labor code at itinan natin ang sabi niya, wala na, na-amyenda na. Anong ibig sabihin niya para sa inyo? Wala na po, di ba? Pinagpatuloy ni Congressman Pacquiao. Mr. Speaker, tama po ba ang aking pagkakaintindi na wala po pinasabi ko parunta na ibang mga tao sa employer na hindi lumulong na wala naman po nakataad na sa Section 29 kung tama po sa mandatory ang obligasyon ng mga employers dahil sa gumamit po na ginagamit po natin ang word na shall provide. Di naman po maganda na mukhang tinatakot natin ang mga mamamayan na sila naman ang ating boss. At tinanggal na po ang obligasyon. Ayun, tinanggal na daw. Oh yeah. Kung wala na po obligasyon, wala na violation. Kung wala at Mr. Speaker, gusto ko lang linawin na kasasabi mo lang na tinanggal na yung penalty, wala pa po tayo sa amending period. Ayun, doon po na huli si Congressman Lagman, isang veteranong congressman ng isang bago at bagitong kongresista. Wala pa ang period of amendment. Yun ay ideya pa lamang nila. Proposal pa lamang pero hindi pa po na-amend. Pero ang sagot ni Congressman Lagman, kayo dinig ninyo, na-amyenda na. Hindi pa po na-amyenda, tinangkang lukuin ni Congressman Lagman, si Congressman Pacquiao, pero hindi po nasa pool si Congressman Pacquiao, na counterpart si Congressman Pacquiao. Sabi niya, anong rule na ginamit ninyo? Nahuli at na technical knockout si Congressman Lagman, si Congressman Pacquiao. Ngayon, tingnan po natin yung ngayon, kasi makatapos ang proseso na consolidate yung mga iba't ibang mga panukalang batas. Meron po mga ilang panukalang batas yan. At yung dating number 96, 101, 513, 1160, 1520, 3387, naging House Bill number 4244. Alam niyo, ang isa sa mga punto namin, hindi po kailangan ng House Bill 4244, ang RH Bill. Kasi yung pong mga pangunahing provision na ipinalot nila doon sa pagbili, paglaan ng 3 billion pesos para sa condom at contraceptives para isweeten yung kanilang panukalang batas, ay nasa isang batas na po. Ang batas na yan ay ang Republic Act 9710. Kasi alam niyo po, marami sa tatanungin, ay, nasabi nila, gusto ko yung RH Bill kasi magpapahusa yan sa maternal health. Gusto ko yung RH Bill kasi mayroong provision tungkol sa breastfeeding.
Gusto ko'y RHPL sapagkat mayroong provision tungkol sa HIV. Gusto ko'y RHPL mayroong provision tungkol sa sex education at marami pang iba na gusto nila. Na tama naman, no? Pero alam niyo ba na yung mga provision na yan ay nasa loob na ng isang pangkasalukuyan at existing Republic Act, isang batas na, 9710. Tingnan niyo po. Sabi sa RH Bill, maternal, infant, child health, nutrition, including breastfeeding. Siyempre, sino naman ang tututol dyan? Di ba? Pag nakita ng mga tao, ay, maganda yan. Pero, hindi sinasabi, Republic Act 9710, maternal care, postnatal services, infant health, promotion of breastfeeding. Ando na sa batas, batas na po yan. Sunod, family planning. Siyempre, sino naman tututol ang family planning? Talagang kailangan yung kaalaman na yan ng mga tao. Okay yan. Kaya lang, sa Republic Act 9710, meron na rin. Responsible, ethical, legal, safe, and effective methods of family planning. It's there already. Sunod, prescription of abortion and management of abortion complications. Siyempre nga naman, anti-abortion ang mga tao. 9710, prevention of abortion and management of pregnancy-related complications. Ano na sa Republic Act 9710. Sunod, adolescent and youth reproductive health. Maganda para sa mga, siyempre gusto nating maiwasan na batang-bata pa ay nagiging pregnant na. 9710, nakalagay rin dito. Family and state collaboration in youth, sexuality education, and health services to educate their children. Ando na rin. Sunod, prevention and management of reproductive tract infections, RTI, HIV, and AIDS, and sexually transmittable infections. Sino naman tututor dyan? Siyempre, pag nakita nila, ay, pabura ko dyan. Pero, sa 9710, ando na rin yan. Almost word for word, prevention and management of reproductive tract infections, including sexually transmitted diseases, HIV, and AIDS. Ando na. Hindi sinasabi ni Congressman Lagman, ando na, word for word. Sunod, elimination of violence against women. Republic Act 9710, violence against women and children. Ando na rin. Treatment of breast and reproductive tract cancers and other gynecological conditions and disorders. Maganda, di ba? Ano sinasabi ng Republic Act 9710? Existing law, prevention and management of reproductive tract cancers like breast and cervical cancers and other gynecological conditions and disorders. At ito na. Nakalagay din dito sa RH Bill, prevention and treatment of infertility and sexual dysfunction. 9710, existing law, prevention and management of infertility and sexual dysfunction. Almost word for word, it's there already. Reproductive health education, sa 9710, meron din reproductive health education. Mental health, nasa 42-44 sa RH Bill, sa 9710, ando din, mental health problems of women and girls. So nakita nyo, yung ginawa nila, palamuti, para ma-attract yung mga tao dito sa RH Bill. Para sabihin nila, gusto ko yan kasi meron dito. But they are not saying na yan palang mga panukala na yan ay nasa loob na ng isang existing law, isang batas na. Hindi na po kailangan. Kaya po, yung reproductive health bill na yan ay masasabi natin duplicate, unnecessary, at superfluous. Sa ibig sabihin, dinoble na. Meron ng ganun na batas na kailangan lamang i-implement yung pangkasalukuyang batas na aming ipinasa nung po mga nakaraang kongreso. Parang ito sinasabi ng mga pro-arcades na ang populasyon daw pag masyadong malaki ay nakakasama sa ekonomiya. Siyempre, pag sinabi natin populasyon, ang talagang ibig sabihin niyan ay population density.
not population per se, but population density. Ano ibig sabihin niyan? Number of people per square kilometer. Halimbawa, dito po, sa dito sa passport court na ito, meron tayong 100 dito, tamang-tama itong 100 na ito. Pero pag ilagay natin ito sa isang classroom, masikip o maluwag? Masikip pag 100 sa isang classroom. Pag ilagay natin sa Araneta Coliseum, masikip o maluwag? Sobrang luwag. Hindi ko ba yan ang sinasabing population density? Tingnan natin yung mga bansa na ang population density ay mas mataas sa Pilipinas. Ang population density ng Pilipinas ay around 266, marahil mga 300 na ngayon. Ang Macau, hindi lamang 300, ang Macau, 20,000 ang population density per square kilometer. Sino mas mayaman, Macau o Pilipinas? Macau. Ang Hong Kong, 6,571. 20 times sa ating population density. Sino mas mayaman, Hong Kong o Pilipinas? Ang Singapore, 5,500. Sino mas mayaman, Singapore o Pilipinas? Singapore. Di ba, kasi Singapore ngayon, gusto pa nilang paramihin pa yung kanilang tao. Masikip na nga sila. Ang laki na ng population density nila, pero gusto nilang magparami pa ng tao doon. At yung pong dalawang bansa na dati kapantay natin sa development mga 40 years ago, ito po yung Taiwan at South Korea, dati nang mas mataas ang kanilang population density. Ang kanilang population density ngayon ay almost 500 ang South Korea, laban sa ating 300. Ang Taiwan, more than 600, almost 700. More than double ng ating population density. Pero kahit na mas malaki ang kanilang population density, mas umunlad sila. Bakit sila umunlad? Alam niyo kung bakit? Sapagkat mas mahusay ang kanilang mga naging leaders doon sa mga bansang yun at mas maganda ang kanilang development strategy. Hindi po natin kailangan ang contraceptives, hindi natin kailangan ng condom para mag-develop. Ang kailangan natin, yung leadership na pinakita ng mga leader ng Hong Kong, ng Singapore, lalo na sa Lee Kuan Yew, ng Korea, at ng Taiwan. Yun po ang kailangan ng Pilipinas. Tingnan naman natin yung mga bansa na mas maliit ang kanilang population density. Kung mas maliit ang population density nila, ayon sa sinasabi ng mga pro-Arabs, dapat mas maunlad sila kaysa sa atin. Botswana, ang kanilang population density is only about 1% of our population density. Sino mas mayaman, Botswana o Pilipinas? Di hamak na mas mayaman po ang Pilipinas. Namibia, French Guiana, Mongolia, Western Sahara, napakaliit ang kanilang population density, pero sila ay mga umbod ng hirap. Kayo na rin ang sumagot. Kayo ba? Sino po mga galing sa probinsya rito? Ayan, mga galing sa probinsya. Sino ang mas maraming tao? Poblasyon o baryo? Poblasyon ang mas maraming tao. Ang density, no? Mas maraming tao per square kilometer. Dikit-dikit ang mga bahay sa poblasyon. Sa baryo, dikit-dikit ba mga bahay? Hindi, hiwalay-hiwalay. Pero sino ang mas mayaman? Ang poblasyon o ang baryo? Poblasyon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat meron pong populasyon doon. Meron tinatawag na critical mass para sa economic activity. At alam niyo ba, nasa buong Pilipinas, yung buong mga lugar, parati nilang binabanggit yung mga lugar na masikip, katulad ng Metro Manila. Pero hindi nila binabanggit na ang Metro Manila mas mayaman per capita income kaysa doon sa mga probinsya na maluwag. Parati nilang tinuturo yung mga lugar na maraming tao, dikit-dikit yung mga bahay. Pero hindi nila titingnan yung kabuuan. Halimbawa, magbiyahe kayo sa MacArthur Highway. Doon sa MacArthur Highway, anong MacArthur Highway, dikit-dikit yung mga bahay, may kita nyo. Pero tuming kayo sa likuran ng mga bahay, may kita nyo, wide open field. Bakante, walang kataong-tao. Tapos sasabihin nila, masikip ang Pilipinas. Siyempre, madaling ituro yung lugar na maraming tao, pero hindi nila tinuturo yung lugar na halos walang tao. Ang isang pang bagay na dahilan kung bakit tumututur kami ay sapagkat meron pong mga pag-aaral na sinasabi ng oral contraceptives ay maaring magpalaki ng insidente ng breast cancer. Sino po ang nagsabi niyan? Si Congressman Goles ba? Hindi po. Una, ang nagsabi niyan, WHO, World Health Organization,
Organization, International Agency for Research on Cancer. Sinasabi, ang oral contraceptives ay maaaring magpataas ang insidente ng breast cancer, ng cervical cancer, at ng liver cancer. Ayaw nilang pangitin yan. US National Cancer Institute, ganun din ang finding. United Kingdom Cancer Research, ganun din ang finding. Breast cancer, cervical cancer, liver cancer. Harvard Medical School, breast cancer, cervical cancer, liver cancer. Indian Journal of Medical Ethics, etc., etc. At mismong dating Secretary of Health, Abraham, na napaka-pro-RH, nung siya in-interview sa radyo, mabuti na lamang at siya ay hindi nagkaila, tinanong siya, totoo ba na oral contraceptives ay nagpapadagdag ng risk ng breast cancer? Ang sagot niya, yes. Yan ang sinabi ni Secretary Cabran, siya na mismo nagsabi. Pero, ang sabi naman niya, pero gusto ko lang idagdag. Totoo na yan ay nagpapalaki ng risk ng breast cancer. Pero, ang oral contraceptives ko ay nagpapagaling sa iyong ovary. Ang tanong ko naman, ano po ang gagawin niyo sa healthy ovary kung meron kayong breast cancer? Ganun po ba yun? Mamimili na lang kayo kung anong parte ng katawan niyo ang magiging healthy at anong parte ng katawan niyo ang dadapuan ng cancer. Palagay ko, hindi po tama yun. Ano po, nasa palagay niyo? Kaya yung mga kalalakihan dito, yung mga magulang dito, papayag ba kayo na ngayong batang asawa ay may expose sa breast cancer, 20 anos, 25 years old, 30 years old, iinom ng oral contraceptives araw-araw, pagkatapos lalaki insidente ng breast cancer na maaaring magpahirap sa kanyang katawan, maaaring sumira sa kanyang katawan at maaaring pumatay sa kanya. Number one killer ngayon sa Pilipinas, breast cancer po. At meron pang isang binanggit din si Secretary Cabral. Tubo naman sa condom. Kasi madalas sabihin, ang condom daw maigi para sa prevention ng pregnancy. Ang condom daw maigi para sa prevention ng AIDS. Ano ang sinabi ni Secretary Cabral? Ang sinabi niya, condoms are 85% effective for the prevention of HIV/AIDS. 85%. Condoms are 95% effective for unwanted pregnancy. Para maganda, di ba? Pero ang kabaliktaran niya, the opposite of it is that 15% yung risk mo na magkaroon ka ng AIDS. Ibig sabihin, kung 85% effective, merong 15% na hindi effective. Kung 95% effective, merong 5% na hindi effective. At alam natin, ang isang bagay, habang mas madalas mong ginagawa, lalo lumalaki ang risk mo. Kung yan ay 15%, isipin niyo po, kung merong 15% risk na ang eroplano ay babagsak, mahigit 100 eroplano na nag-take off sa Pilipinas. Ibig sabihin, araw-araw, merong 15 na eroplano babagsak at wala na tayong babasahin sa dyaryo kundi mga eroplano bumabagsak. Kung merong 95% effectiveness, 5%, maakala nyo mababa ang 5%. 1 out of 20 po yan. Ilang eroplano ang nag-take off sa Pilipinas? Sabihin natin 20. Isang eroplano babagsak pag ganyan po ang probability. Araw-araw, meron tayong plane crash na nababalitaan. Hindi po maganda ang ganyang klaseng statistic. Dapat pinapaliwanag mo yan ng gusto. Kasi parang sinasabi nila, pag ikaw ay gumamit ng kondom, libre ka na sa AIDS. Pag ikaw ay gumamit ng kondom, hindi na mabubuntis ang iyong kasiping. Pero hindi po yan totoo. At mismo si Secretary Cabral ang nagsabi niya. Kaya naman, nagtataka iba. Sa ibang lugar, halimbawa Thailand. Thailand is now one of the best examples, sabi nila, ng contraceptive prevalence rate, lalo na sa kondom. Sa India, ganun din. Pero bakit yung mga lugar na yan, napakataas ng bilang ng AIDS sa kanilang mga lugar? Kahit na ang dami gumagamit ng kondom. Marahil ang paliwanag dyan ay sinabi ni Secretary Cabral nito. Ang isang pang statistika na ibinigay ng Social Watch Philippines, yung pong tinatawag na Safe Reproductive Index, tinanay nila yung mga probinsya na mataas
Safer Production Index. Ang ibig sabihin niyan, yung bilang ng pakanganak na merong tumutulong na doktor, nurse o midwife. Pag merong doktor, pag merong nurse, pag merong midwife, mataas ang sinatawag na SRI. Alam niyo po ba, na doon sa probinsya, na mataas ang SRI, Safer Production Index, merong doktor, merong nurse, merong midwife, sa karamihan sa nanganganak, doon naman sa mga lugar na yan, mababa ang maternal death rate. Mababa ang infant death rate. Ang ibig sabihin, klaro-klaro, na kung ang problema natin ay maternal death rate, ang solusyon, mas maraming doktor, nurses, o midwife. Kung gusto natin pababain ang infant death rate, ang solusyon, paramihin natin ang doktor, ang nurses, o midwife. Pero baka sabihin nila, eh, Congressman, baka naman ang binabanggit mo ay mga mayayamang probinsya. Kayang-kaya nila na magtalaga ng mas maraming doktor, nurses, at midwife. Tingnan po natin yung top 15 na mga probinsya na pinakamataas ang kanilang safe reproduction index at pinakamababa din yung kanilang maternal death rate at infant death rate. Patanes, hindi naman mayaman yan, number 1. Ilocos Norte, hindi ganun kayaman, number 2. Well, Pampanga, medyo mayaman. Bataan, medyo mayaman. Mabesia, Bulacan. Number 7, Sikihur. Mahirap po ang Sikihur. Pero, mataas ang SRI nila. Ibig sabihin, yung kanilang mga leader doon ay nagtalaga ng maraming pera, maraming pondo para mas marami silang doktor, nurses, at midwife. Kabigin, number 10, mahirap din probinsya. Kaya, kitang-kita po dito sa statistika nito na ang solusyon, kasi parang pati sinasabi, 11 daw ang namamatay na nanay araw-araw. Actually, mga 6 na lang, no? Kasi ginagamit nila statistika yung mga luma pang statistics. Pero kahit na totoo, karamihan po sa mga namamatay na yan, doon sa mga liblib na mga lugar na kulang ng doktor, kulang ng nurses. Kaya ang sagot yan, sa halip na yung 3 billion pesos ay gagastahin natin para sa kondom, para sa contraceptives, yung pera na yan, dapat gastahin natin para mas maraming doktor, mas maraming nurses, at mas maraming midwife. Populasyon. Yung sinasabi nila, ang populasyon ng Pilipinas, palaki ng palaki ng palaki. Totoo yan. Pero siyempre, ang question, mabilis ba ang paglaki? Ito po ang statistika. Yan, malinaw na yan, no? Na nakikita nyo, ang growth rate bumababa. Noong muna, ng 1960 to 1970, ang population growth rate natin, mga 3%. Bumaba ng 2.75. Ngayon, ang pinakahuling ulat ng NSO, 2005 to 2010, 1.95 na lamang. Walang RH, patuloy na bumababa. Kaya kung ang kanilang layunin ay pababain ang ating growth rate, hindi po kailangan ang RH sapagkat yan ay bumababa na ng bumababa. Sapagkat ang dahilan dyan ay nagkakaroon ng mas maraming kaalaman ang tao pagdating sa family planning, lalo na po yung natural family planning. Andun yung tinatawag na responsible parenthood na kailangan natin ipaliwanag natin sa mga tao, magplano kayo. Isipin nyo kung ano ang kaya ninyo at yun dapat ang bilang ng inyong mga anak. Pero huwag pong gumamit ng mga tinatawag ng mga artificial methods na maaaring makapinsala sa kalusugan ng mga tao. At kung isa-isahin natin yung mga region, ang parating sinasabi nila, siguro ideal mga 1.6%. Isa-isahin natin yung mga region. National Capital Region dito sa atin, totoo, mataas, 2.11. Pero ang dahilan naman, marami pong lumilipat sa atin galing sa probinsya. Migration ang dahilan kung bakit dumadami ang ating populasyon. Cordillera Administrative Region, yan po yung Mountain Province, Benguet. Ano ang growth rate yan? 1.5, mababa. Ilocos, sino mga taga-Ilocos dito? Alam niyo ba ang growth rate ninyo? 1.1. Napakaliit ng growth rate niyo. At pag yan hindi mabago, baka pagdating ng mga 50 years, baka kumunti na kumunti ang mga taga-Ilocos dito sa Pilipinas. Cagayan Valley, 1.13. Sobrang baba. Central Luzon, 2.36. Mataas, pero ang dahilan, ang mga tao lumilipat doon, naghahanap ng trabaho, doon sa Bulacan, doon po sa Pampanga, sa Clark, at doon sa Zambales, doon po sa Subic, at sa Bataan. Calabarzon, 3.21, medyo mataas sapagkat maraming pabrika doon.
tuwing meron darap pinapabrika doon, siyempre, ang mga tao lilipat doon, kaya natatagan ang populasyon because of immigration. Pero, tingnan nyo yung Marlopa. Yan yung mga island provinces.